Ayun na. O basta, huwag kalimutan matulog din ha sa gitna ng pag-binge watch ha. Maraming salamat, Liza Aquino. Samantala, balikan po natin sa DFA ang update ni Ana Cerezo tungkol po sa mahabang pila ng mga aplikante doon. Ana, nandiyan ka na ba? Good morning, Jeff. Andito na ako at ang kwento nga ng mga aplikante dito ay kalbaryong inabot nila nang ngayon naghahabol sila kumuha ng apostle certificate bago mag-regular holiday ngayong whole week. Kwento ni Cheryl Hamero at Angelina Taro na nagbabala ng harang buhay takwe, dalawang araw na sila natutulog sa labas ng DFA. Ayon sa dalawa, inabot raw sila ng 15 oras ng unang araw nila dito kung saan pumila lang sila para makakuha ng number o mag-set ng appointment para sa processing. Pero natagalan lang din kami gawa ng kahit na kami yung nasa una, eh mas pinariority nila na yung yung releasing then yung processing, huling-huli talaga yung mga kumukuha ng number. Ano po sa ano, ibalik sana po yung online kay para yung mga kukuha ng apostil, hindi po mahirapan tulad ng ganito na tutulog dito sa Guild ng Kasada. Bandang alas 5 ng umaga, hinati ang ilang metro sila kanina sa dalawa. Isang pila para sa kuha pa lamang ng number at isang pila naman para sa may appointment na o number at magpa-processing na. Base sa naranasan ni Romel na nakakuha na ng apostle certificate itong nakaraang linggo, kailangan talaga agahan para makakuha ng numero dahil dinadagsa ang lugar ng aplikante. Ngayon, sinasamahan niya lang ang kaibigan niya na first time sa Manila. Nakukuha nga rin itong apostle certificate. Kailangan po natin kasi kung naghahangad tayo na makakuha tayo ng maagang numero at mapasama tayo sa mabibiyayaan ng mga numero sa pagpila, kailangan natin matulog dito eh, magtiyaga. So kailangan sumugal sa tabing kalye. Kwento ng mga aplikante na nakapanayam natin, unang beses nila naranasan na matulog sa kalsada. Hindi raw ito madali pero tatagain nila ito para sa pamilya nila. Sobrang napong hirap ma'am kasi kahapon dumating kami dito. Medyo maliwanag pa na kailangan na namin maghanap ng karton para lang may mahigaan kami. Tapos kahirapan yung paghanap namin ng karton para lang ano makaupo kami ng maayos. Ang hirap po kasi ano malamig tapos pareho nito maambon na. Ang hirap. Ito, Jeff, karamihan dito ay ang alam nila walang online application kaya nag-walk sila at saka sinasaga nila itong mahabang pila. Pero ayon kay DFA ASEC, Christian De Jesus, meron ng online application. Ito ay nung Marso pa. Ang sabi niya, maaari silang pumunta sa co.dfaapostle.ph. Hindi ko lang, co.dfaapostle.ph. Karamihan kasi ng mga nakausap natin dito, actually, halos lahat sila, hindi nila alam na may appointment at lahat sila at sinaga talaga pumila at matulog palipas ng gabi dito sa may DFA. Ito pa nag-walk-in ka hanggang alas 8, magbibigay sila ng numero. Magsisimula ito bandang alas 7 ng umaga. Balik sa'yo, Jeff. Thank you very much, Ana Cerezo.